Kuya Miguel, ang sakit nun ha? Kunwari reklamo ni Talia na tapakin siya nito sa kanyang braso. Kasalukuyan siya nakamasid sa mga nagkakatuwaan at nagkukwentuhan mga empleyado ng JMJ Corporation, ang iniwang kumpanya ng abuelo nila na pinamamahalaan na ng kuya niya. Giritian siya nito at tumayo sa tabi niya. Thanks sis. Para saan? Para sa lahat na magagandang nangyari sa team building activities ng mga empleyado. Nag-enjoy talaga kami. Hindi magiging makabulhan ng corporate event namin kung wala ka, sis. Nakangating wika nito at inilibot ang tingin sa paligid. Nasa El Chapo Paraiso sila kung saan ginaganap ang team building event ng kumpanya. Maituturing niyang paraiso ang napakagandang lugar na iyon sa kabila ng kakatwang pangalan niyon. El Chapo Paraiso was known as an exclusive getaway. It was a Mediterranean-inspired hotel and resort and truly inspired in the infamous Boracay Island. Ano ka ba naman, kuya? Trabaho ko lang na gawing memorable at makabuluhan lahat ng event. Isa pa, nabayaran mo ako ng malaki kaya siniguro ko lang na masasatisfy ko ang lahat ng empleyado mo sa trabaho. At dahil natuwa kayo at hindi biro ang service ng faux parfait, dapat siguro doblehin mong bayad sa akin. Biro niya na kinatawa nito. Ang tinutukoy ni Talia ay yung pag-aari niyang professional events management company. Siya rin ang managing director niyon. Na makapagtapos siya ng kursong marketing, nagtrabaho siya sa kumpanya ng kanyang lolo Manuel. At na magsawa siya sa opisina, nagdesisyon siya magtayo ng sarili niyang negosyo, ang Events Enterprise, which became faux parfait due to demands for expansion and for her to better diversify her business. Sira ka talaga. Tara sa bar. Inilibre lang kita ng maiinom. Shoot! Tamang-tama. Nanunuyo ng lalamunan ko kakatawa sa mga empleyado mong para ba nakawala sa hawla sa sobrang pagka-ignorante sa lugar na to. Nagtungo sila sa bar. Don't tell me. But seriously sis, salamat talaga. Kasal ng susunod na paghahandaan mo ha? Oh my gosh! Really kuya? May nahanap ka na bang babaeng pupukpuk at wawasak sa puso mo balang araw? Tumawa ng malakas ng kapatid niya. Hi! Hayan ka na naman sa pagiging bitter mo sa pag-ibig eh. Pero lilinawin ko lang sis, wala akong babaeng pakakasalan at wala rin akong plano magpakasal. Mahirap na, baka katulad lang din pala ako ni Papa. Hindi na iwasan ni Talia na bumigat ang pakiramdam dahil sa pagbangit ng kuya niya sa kanilang ama. Ito ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanilang ina. Iniwan sila nito at hindi nito bumalik sa kanila at hanggang ngayon wala siyang balita rito. Hindi nga ito nagpunta man lang para sumilip sa burol ng kanilang ina. Pinilit niyang iwaksi sa isip ang masamang alaala. Kung ganon, ano sinasabi mong susunod kong paghahanda na ikasal? Sino ikakasal? Tanong ni Talia sa kuya Miguel niya. Ikaw, Talia. Ako? Bakit ako? Nandidilat na tanong niya. Ginisihan siya nito. Siya nga pala, sulitin mo na lang mga araw mo dito, okay? Enjoy your vacation, sis. Sa halip makalugang sabi nito. Isa yon sa bayad ng kapatid niya sa serbisyo niya. Binigyan sa nito ng isang linggong bakasyon doon. Yun nga lang mag-isa siya magbabakasyon doon dahil hindi niya nayaya ang mga kaibigan niya. At bukas, babalik na rin sa Maynila ang kuya niya at ang mga empleyado ng kumpanya. Kapag may nakapagkilala sa iyong lalaki, entertain him. Huwag mong susungitan para naman magkaroon ka ulit ng love life. Kuya? What? Ayoko lang natuluyan kang tumandang dalaga na hindi mo lang nakakaranas na umibig ulit, Talia. Lalo nang laki ang mga mata niya. Stop it, Kuya Miguel. Hindi pa ako matandang dalaga, okay? I'm only 27. Tumingin sa gawin niyang ilang customer sa kalapit na mesa, pero agad ding nagbawi ng tingin at nagpatuloy sa pagiinuman ng mga ito. Nahuli ni Talia tumingin sa kanya isang waiter na hindi kalayuan sa kanila. Halatang narinig nitong usapan nila ng kapatid niya dahil nahuli niyang pagpipigil nito ng ngiti bago tumalikod sa kanila at ipinagpatuloy ang pagliligpit ng mga baso at bote ng beer sa nakabakanting mesa. Humalakak ang kuya niya. Ah, yeah, 27. Kunwari nagbilang ito sa daliri. Aha, great sis. 3 years na lang pala, old maid ka na. An old maid has never been kissed. Shut up, Kuya Miguel. Hindi totoong hindi pa siya nahahagkan. Of course, she had been kissed. Nagkaroon siya ng 2 nobyo noon at alam nito ang tukol doon maging ang dahilan kung bakit hindi na siya sumubok pang magmahal muli. Sinasabi ko lang to para matauhan ka, wika ng kuya niya. Saan naman ako dapat matauhan? Alam kong walang permanente sa mundo, kaya bakit pa ako sasubok sa isang bagay na alam kong walang kasiguruhan at sa huli matatapos din lang? Napailing ito. Mas grabe naging epekto sa inyong pag-iwan sa atin ng papa, no? Alam mong pagkatapos sa relationship ko kay Jay, sinabihan ko ng sarili ko yun ang huling pagkakataon na magmamahal ako.
aniya at saka uminom sa basa ng beer niya. Bumakas ang pakikisimpatya sa mukha ng kuya niya. Teka, bakit di ka nalang makipag-date kay Drew? Gwapo at may stable job ang kaibigan yung kong yun. So heso nito upang pag-aanin ang pag-uusap nila. May sarili akong pera. Mabait din siya. Magkakasundo kayo. Ayoko sa mabait. Subukan mo lang. Isa pa kuya ha, kapag di mo ako tinigyan sa pagmamatchmake mo sa akin kung kani-kanino, titriplehin mo ng bayad mo sa akin. Ayoko na sabi ng lalaki eh. Tomboy ka, sis? Of course not. I love men. Lots of them. Pero hindi ibig sabihin niyan magpapatali ako sa kanila, okay? I am just asking you to date my friend, sis. Di ko naman sinabi magpapakasal ka na agad. Whatever. Muling uminom si Talia ng beer. Tumaas ang isang kilay niya na mapansin niyang bumalik ang waiter na iyon upang pumanasan ang mesang tinanggalan nito ng mga baso at bote kanina. Tumingin ito sa kanya at nahuli na naman niya ang pinipigil ng ngiti nito bago pinunasan ang mesa. Kung ayaw mong pumatol ako sa bakla, tigilan mo ako sa pangulit mo makipag-date ako. Baling niya sa kuya niya. May narinig siyang mahinang tawa. Tinignan niya ang waiter. Napasimangot siya na makitang nakatingin ito sa kanya habang nagpupunas ito ng mesa. Tinawag niya ito. Pwede ba? Mind your own business. Kanina ka pa nakikilig sa usapan namin ah. Baka gusto mo isumbong kita sa manager niyo ha? Pagtataray ni Talia sa waiter. Lalo itong tumangkad sa paningin niya nang tumayo ito ng tuwid at humarap sa kanya. Apologetic na umiti ito. Bahagya itong yumuko na parabang humihingi ng paumanhin. Sa kabila ng dim na ilaw ng bar, nagawa niyang bisitahin ng mukha nito. Nice, strong features, a cute smile, and just a hint of charisma. Sorry ma'am, sir. Natigilan siya. Buong buo at well modulated ang boses nito. His voice was kind of husky but soft in a way she found sexy. Excuse me. Anito sa kamuling tumalikod sa kanila. Ikaw talaga, kaya walang makalapit sa'yo eh. Masyado ka masungit at intimidating. Kaya tuloy wala ka pa rin love life hanggang ngayon. Huwag mo nga ako iduluhin masyado, sis. Sabi ng kuya niya pero hindi niya inintindi yon. Nakatoon kasi ang atensyon niya sa waiter na napansin niyang may magandang belt. Ngaling-aling tumaas ang isang kilay niya at talagang napansin niyang maganda ang pang-upo nito. Bakit kaya parang pamilyar sa kanyang lalaking yon? Waiter? Tawag Talia dito sa hindi niya malamang dahilan. Basta't gusto na lang niyang makita ulit ang mukha nito. Bingi yata ito dahil dalawang beses pa niya itong tinawag bago maling humarap sa kanya. Nagtatakan tumingin to sa kanya. Yes ma'am? Ako ba'ng tinatawag niyo? Oo, ikaw nga. Di naman ako banlag para malito ka kung ikaw ang tinatawag ko. Waiter ka dito, di ba? Ngumiti ito pero parang alanganin yon. Lumapit ito sa mesa nila. Yes miss? Napapitlag siya ng tapikin sa ng kapatid niya. Huy, natulala ka na. May himig ng panunudso ang tinig ito. Bakit mo raw siya tinawag? She glared at her brother and then looked up at the waiter again. Water? Pakikuha ko ng tubig. Napabara siya sa isip nang tumulan ng puso niya dahil sa simpleng ngiti nito nang tumango ito sa kanya. Ano nangyari at ganun naging reaksyon niya dahil lang dito? Ngayon lamang ulit siya natulala sa isang lalaki at nagwapa niya itong tawagin para lang muling pagmasdan na ng mukha nito. Pambihira? Dala lang ba yun ng pagod at iniinom niyang alak? Okay ka lang, sis? Pukaw ng Kuya Miguel niya sa kanya. Aha? Inaagod mo kasi ang dibdib mo. May masakit ba sa'yo? Umiling siya. Wala to kuya. Nang sumunod na araw, nagdesisyon si Talia na pumunta sa resto bar para mag-relax at uminom ng kaunti bago siya matulog. May banda raw nakakanta sa gabing iyon, kaya minabuti niyang manood kahit sandali. Pero pagdating niya roon, mukhang kanina pang nagsimula ang kantahan. Katatapos na mag-perform na isang banda sa stage, umorder siya ng ladies drink at naupo sa bar counter. Thanks guys, mag-request pa po kayo ng kahit anong kanta at kakantahin namin yun mamaya. Pakibigay na lang sa lingkarat natin mga waiter and waitresses, okay? The crowd laughed. Pero bago patuloy-tuloy na magsimula ang kantahan natin, may we call on our dearest Lucas to come up here and set the stage on fire. Lucas, halika na rito! Nag-cheer ang lahat habang hinahanap ng spotlight ang Lucas na binanggit ng vocalist. Sinundan ni Talia ang tingin ng spotlight na matutok iyon sa isang lalaki na kaupo sa bandang likuran. Tatawa-tawa ang grupong kasama nito na tila inuudyokan nito na umakit na sa stage. Napasinghap siya ng ngingiting-ngiting tumayong lalaki at nagkakabot sa batok na naglakad papunta sa stage. It was the eavesdropper handsome waiter. Lalo pang lumakas ang hiyawan ng lahat ng umakit na ito sa entablado. Mukhang sikat ito roon. Naisip niya baka sumasailan din ito ng pagkanta.
Pasintabi sa mga kumakain siyan. Pwede pa po kayo mag-walk out bago ko kumanta. Nagtawanan ng mga tao. May inabot itong maliit na papel at saglit na binasa yon. Marahil yun ang request song na isa sa mga customer doon. Okay. Sana nga marunong pa po akong kumanta. Huwag yun na lang sana akong batuhin ng kamatis kapag pumiyok ako. Medyo matagal na rin kasi nang huli akong bumirit. Parang kantang ito sa broken hearted daw na si Mark Anthony. Brad, this is for your bleeding heart. Again, the crowd laughed and clapped their hands. Nagsimula na itong kumanta. What do you get when you fall in love? A girl with a pen to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Napanunok siya. Maganda talaga ang timbre ng boses ito. Yon ang tipo ng boses na kakikiligan ng mga babae. Tulad na lang niya ngayon. At sana pagkatapos ng kanta nito, matapos na rin ang kahibangang sumasapi sa kanya dahil sa lalaking yon na Lucas pala ang pangalan. Sa kabilang banda, naglalakad si Lucas sa dalampasigan habang bitbit ang kanyang sandals nang biglang may lalaking sumulpot sa harap niya. Pinigilan niyang mapasinghap na makitang si Lucas iyon. Nakakulot nung iniwasan niya ito, pero muli itong humarang sa daraanan niya. Pinagtaasan ito ng isang kilay ng atiansa nito. Hi, miss! Nanatiling nakataas ang isang kilay niya. Kung inaakala nitong madali niya ibibigay ang pangalan niya rito dahil lang sa gwapo at maapil ito, nagkakamali ito. Tumawa ito ng bahagya. Sorry, I'm Lucas. Hi ulit sa'yo. Hi to you too, but I'm not interested. Umiling si Talia at muling sinubukang umalis sa harap nito. Pero sumunod ito sa kanya, sumabay sa mabagal na paglalakad niya. Narinig ni Talia ang pagtikim ni Lucas, pero hindi niya ito pinansin. Gusto ko lang sana makipagkilala at makipagkaibigan sa'yo. Bumuntong hininga siya. At kapag nakuha mo ng pangalan ko, nag-aaya ka ng date at pagkatapos ating kumain, magsasayaw o iinom ng alak, dadalhin mo ako sa kwarto mo para gawin ang anumang gusto mong gawin sa akin. After getting the passion you want, makakalimutan mo lahat ang pangalan ko at babalik tayo sa dati na animo walang nangyari at hindi magkakilala. Tama? Rumihistro ang pagkagulat sa mukha ni Lucas, pero agad din yung nawala. At sa kabila ng madilim na gabi, nakita pa rin niyang amusement sa mata nito. Salamat sa maliwanag na buwan. Naaninag niyang saglit na kapilyuhan ng ngiti at mga mata nito. Tama siya sa sinabi niya. Wala rin itong pinagkaiba sa mga lalaking gusto makipaglapit sa kanya para lang madala siya sa kama. He scratched his chin and chuckled. Napansin niya magandang cleft chin ito. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Natawa ka ba kasi hindi ka pa man nagsasalita? Alam ko na agad ang gusto at plano mo. I'm sorry, miss. Hindi kita pinagtatawanan. Natutuwa lang ako sa pagiging straightforward mo and I like that. Yeah? Parang biglang nablanko ang isip niya dahil lang sa pasimpleng pagtitig niya sa gwapong mukha nito. Napansin niyang mapangakit ng mga labi nito at napaisip siya kung masarap kaya itong humagkan. Pasimple niyang kinulat ang sarili dahil sa kalokohang naisip and wondered if she was losing her mind for thinking about it. Again, gusto ko lang sanang makipagkilala. Wala ko basta mang intensyon sa'yo. Ah, nakita nga pala kita kanina sa bar habang kumakanta ko. Sa tono ni Lucas, parang tahimik itong idinugtong na at nakita kitang pinapanood ako. Mabuti na lang kayang-kaya ni Talia mag-poker face. Nakita ba siya nito kanina na titig na titig siya at tumahanga rito habang kumakanta to? I'm Lucas. Pakilala ulit nito. I know who you are. Hindi niya nakalimutan ang mukha nito mula ng araw na nakita niya ito nakikinig sa usapan nila ng kapatid niya at lihim na nagtatawa sa kanya. At kaya pala pamilyar sa kanya ito dahil kawig lang naman itong isang Hollywood actor na hindi niya matandaan ang pangalan. Namilog ang mga mata ni Lucas, saka ang umiti na parang natawa sa narinig. Wow! Talaga? Kilala mo ako? Not really, pero natatandaan kita. Ikaw yung waiter na isang araw na nakikinig sa usapan namin ng kuya ko. Tumawa ito at napakamat sa ibabang labi na para bang maitatago niyang pagpipigil ng tawa. Actually miss, I own the bar. And I don't care if you own the whole resort. Excuse me pero hindi ko kailangan ng bodyguard sa pamamasyal ko. Iniwan na niya ito. Hindi niya alam kung bakit para nakaramdam siya ng tila pang hinayang na hindi na ito sumulad pa sa kanya para kulitin siya hanggang sa ibigay na niya ang pangalan niya rito. Sa kabilang banda, napatingin si Lucas sa kapatid niyang si Ian nang malakas siyang tapikin ito. Kanina pa kita tinitingnan, kuya, para kang tangan nakangiti sa kawalan. Sinong dahilan niyan, ha? Nanunod siyang tanong nito. Wala, kaya wag mo akong kulo din. Sagot niya rito. Kanina pa naglalakbay ang isipan niya.
Mula na makita niya si Talia, kausap ang kuya nito sa bar na yon. Hindi nito naalis pa sa isip niya. Ito ang unang babaeng nakakuha ng atensyon niya nang walang kahirap-hirap. At kanina pa niya iniisip kung paano ito mayayayang makipag-date sa kanya. Talia, bagay na bagay rito ang pangalan nito. Sexy at sweet ang dating sa kanya tulad ng mukha at katawan nito. Wala, pero abotenga yung ngiti mo. Sigurado akong babae ang dahilan niyan. Sino siya ha? Pangulit pa rin ang kapatid niya. Pabiro niya itong sinikmuraan. Wala sabi eh. Tinawag niya ang isang waiter na si Janelle at tumingin ng dalawang inumin. Ibinigay ang isa kay Ian. Oh, look at that chick. Maganda siya, no? New guest? Napatingin siya sa direksyong inginuso ni Ian. Si Talia yun. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at automatiko siya napangiti. Napatuwid siya sa pagkakaupo. Napatingin siya kay Ian na bigla itong tumawa. Sinabi mong walang dahilan ng pagngiti mo pero ayan, at ginagawa mo na naman yan. Ang alin? Itinuro nito ang kamay niya. He was unbuttoning his polo. Hindi na malayang ginawa niya yun. Ginagawa mo lang yan kapag nakatingin ka sa babaeng mahal mo. Mahal? Kumunot ang noon niya. Anong mahal-mahal ang pinagsasabi mo dyan? I just find her attractive, that's all. And he wanted to ask her out on a date. Have dinner with me. Dance with her. Hold her. Touch her. Kiss her. Make love to her. Wow, Lucas. Kailan mo pa ginamit ang salitang make love sa halip na pagdiniig? Hindi nga kaya na love at first sight siya kay Talia? Really, ha? So siyang dahilan ng pagngiti mo? Pangulit pa rin ni Ian. Hindi niya ito sinagot. Pinagbas na lang niya si Talia habang nakanguso ito at namimili ng kakainin sa menu na hawak nito. Lapitan mo na bago pa magbaha ng laway mo rito. Tinapik niya na malakas ang sikmura ng kapatid niya. Kumalakak lang ito. Sira ka talaga. Paano ba kita naging kapatid? Itanong mo yan kina papa at mama. Naaliw si Lucas habang pinapalad si Talia na maganang kumakain. Baka pasukan ng langaw yung bibig mo, kuya. Tikom-tikom lang din. Nanunod siyang pukaw ni Ian sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Matapos na siyang kumain at lahat, hindi mo pa rin siya magawang lapitan? Seriously, kailan ka pa naging torpe? Shhh, tumahimik ka na nga lang dyan. Tatawa-tawang umiiling-iling ito. Bahala ka nga. Kung ayaw mo ako na lang lalapit. Teka, sandali. Ian, don't you dare. Huli na para pigilan ng kapatid niya dahil tuloy nito nakalapit kay Talia. Ano uli yung sinabi mo? Hindi makapaniwalang. Tanong ni Talia sa lalaking basa na lang nakaipo sa mesang inuokupo niya. Lalong lumawa ang pagkakangiti nito. Sa tansya niya magkaedad lamang sila. Gwapo rin to pero hindi niya gusto ang pilyong iting naglalaro sa mga labi nito. Ang sabi ko, miss, gusto ko makilala ng kapatid ko. Bigla kasing inatake ng katorpehan yung kuya ko eh, kaya hindi makalapit sa'yo. Hayun sa oh. Sinundan niya ng tingin ang itinuro nito. Hindi niya alam kung ano naging reaksyon niya na makita niyang lalaking tinuro nito na nakaupo sa isang mesa, hindi kalayuan sa kanya. Binalik niya ang tingin sa lalaking kumuusap sa kanya. Kapatid mong waiter slash singer na yon? Tila nagulat to sa narinig. Waiter? No. He's not a... Hindi na nito tinapos ang sinasabi dahil nakalapit na sa kanila si Lucas at mabilis na tinakpan ang bibig nito. Sorry miss, ginugulo kaya yata itong kapatid ko. Pasensya na sa abala. Halika na bro, may trabaho pa tayo. Naaliw si Tali na pagmasdan ng mga to. Magkapatid nga marahil ang mga to dahil may pagkakahawig ang dalawa. Mas mature at mas may appeal nga lang para sa kanya si Lucas. Teka kuya, ang akala ko ba gusto mo makipagkilala sa kanya? Di pa nga kayo... Pinandilatan ito ni Lucas. Pinigil niyang mapangiti. Hindi niya akalaing pwede rin palang maging cute ang malaking taong tulad nito. Humingi ulit ito ng paumanhin sa kanya at pilit na hinilang kapatid nito papalayo. Pero dahil may kung anong nag-uudyok sa kanya na pabalikin si Lucas sa harap niya, lakas daw na tinawag niya ito. Hindi makapaniwalang natingilan to at tumarap sa kanya. Nahuli naman niya ang pagsipol at pagisi ng kapatid nito. Talaga bang gusto mo ako makilala? Tanong ni Talia na diretso nakatingin kay Lucas. At habang tumatagal ang pagtitig niya rito, lalo niyang napatunayang gwapo at kakit-akit talaga ito. Just because he is attractive doesn't mean I'm attracted to him, right? Pero bakit kaya ganun ka-weird ang nararamdaman niya sa isang tingin lang niya kay Lucas? Pinakawalan nito ang kapatid itong tahimik na nagpaalam sa kanila. Iminuwesan niya ang bakanting upuan sa mesa niya. Bahaga ito nag-alinlangan. His features, his masculinity, and his walk marked him as confident, almost arrogant, and the spark in his eyes reflected intelligence.
Kaya parang hindi bagay rito ang umas na parabang nahihiya ito sa kanya. Sumimsim siya ng wine. Alam mo ba kung bakit ayoko magpakilala sa'yo o kahit sa sinong lalaki? Nagkibit-balikat to. Why don't you tell me? Parang biglang nabaliktad ang mundo. Pakiramdam niya siya naman ng nahihiya at kinakabahan. Lalo lumakas ang dating nito sa kanya kapag nagsasalita ito. Para bang dito pangkaraniwang waiter lang. Kung sa bagay, ang sabi nga nito, pagmamayari nito ang bar sa resort dahil isa lang naman ang habol niyo sa aming mga babae. At yun ay hindi ko gusto. Sigurado akong pagkatapos ng lahat, sasakit ng ulo ko. Bahagyang naningkit ang mga mata nito. Nahuli niya ang pinipigil ng ngiti nito. Sa tingin ko, pwede mong masolusyonan yan. Hindi sinasadyang mapasilap si Talia sa nakabukas na polo nito. Nasa liyapan niya ang maskuladong dibdib nito. At bago pa niya pagnasani yung nag-iwas na siya ng tingin, tumikim siya. By giving you my name? Ngumisi ito. That and more. Nangalumbaba si Talia sa pag-asang may kukubli niyon ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. At kumpara sa nang kabang naramdaman ay hindi niya alam. Basta't ang nasisiguro lang niya, hindi yon isang masamang kutob. Excitement perhaps. Pero excitement para saan? Yeah? Okay. How? See me often. Be with me. Come to love me. Seryosong sabi ni Lucas. Natigilan siya. Hindi yun ang inaasahan niyang isasagot nito. Maya-maya natawa siya ng mahina. Tawang batid niyang kababakasan ng kaba. Wow, masyado kayatang mabilis, mister. Ang akala ko naman mahihain ka. Pero mukha na peke mo ko. Tumawa rin ito. Alam ko masyado ako mabilis. I'm used to doing that in my business. If you don't work fast, someone else will get ahead of you. Hindi lang siya mabilis. Straightforward din pala siya, ha? Inubos si Talia ang wine sa kanyang kopita. Susubukan niya ako hanggang saan ang kakulitan nito. Huwag mo nang masayang-sayang ang oras sa akin dahil wala kang mapapala. Ako kasi yung taong hindi marunong magtiwala. I am going to hang in there. Sa tono mo, para kang isang seryosong manliligaw. Para tuloy gusto kong kabahana. Wala kang ideya kung gaano ako kaseryoso. Kaya't sana, huwag mo namang ipagdamot sa akin ang pangalan mo at pagkakato makadate ka. And, I'll keep trying until you say yes, miss? Tumangot-tango siya. Well, there's no law against that. Pero sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang, I'm a girl who always brings a pen in my pocket. Napapantasik akong tumingin to sa kanya. To burst everyone's bubble. Natatawang dugtong niya, saka ito kinindatan. Hanggang kailan ipagdadamot itali ang pangalan niya para kay Lucas? Mapapayag kaya siya ng binata sa mga diretsahang tanong niya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.